Sa datos po ng Philippine Statistics Authority, nasa 4.5 milyong Pilipino ang walang tirahan. Ang ilan, kung saan-saan na lang tumitira tulad sa ilalim ng tulay. Pero ngayong may lockdown, wala nang mapagkakitaan. Umaasa na lang sa limos at hindi pa raw tiyak kung paano makakakuha ng ayuda. Nakatutok si Mariz Umali. Sa ilalim ng enhanced community quarantine, inatasan ang lahat na manatili sa loob ng kani-kanilang bahay. Pero di gaya ng marami na may mauuwi ang bahay, ang mga tulad ni Maria sa ilalim ng tulay na ito sa Quezon City umuuwi. Pinagtagpitagping kahoy at plastic ang nagsilbi nilang tirahan. Ang bahagi lamang ng adobing ito ang kanilang tungtungan para hindi maabot ng tubig sa ilog. Dito na rin sila naliligo at naglalaba. Pag may binigay po yung barangay sa amin na relief goods, may kakainin po kami. Pangatlong araw po, apat na araw namin nakakain. Pag wala po, napipilitan po kami umakyat sa taas mamalimos. Construction worker sa Quezon City ang asawa ni Maria. Ang 350 pesos na kinikita ng mister bago mag-lockdown, hindi raw sapat para may panlaman tiyan ang buong pamilya. Kadalasan, ipinambabayad na lang daw ng utang ang kita. Lalo pa raw silang kapos ngayong may COVID-19 pandemic dahil nawala ng hanap buhay ang kanyang asawa. Wala po kaming hanap buhay. Gusto lang po namin, mabalik na po yung mga trabaho ng asawa po namin. Para kahit papano po, hindi na po kami namamalimos siya sa taas, hindi na po kami pakalat-kalat. Ang peligro sa COVID-19 tila hindi na rin bago para sa tulad ni Lola Clara, na araw-araw nakikipagsapalaran sa lansangan. Pinagbawalang magtinda dahil sa may edad na, kaya walang kinikita. Problema pa raw niya ang apong nakakulong dahil sa paglabag sa ECQ. Mahirap nga dahil ako nag-iisa lang. Namamalimos ako dahil sa gamot. Palaging bibili. Kaya ang kanilang pagkain, iniaasa sa limos. Ilan lamang sina Maria at Lola Clara sa mahigit 50 katao na nakatira sa ilalim ng tulay na ito. Tanong nila, may tulong ba silang maaasahan mula sa gobyerno? Mahirap po sir umasa sa gobyerno. Kasi yung iba nga po sa napapanood mo namin sa mga balita, hindi na nga po sila mabigyan ng gobyerno namin. Kami pa po kaya na mga nandito, wala po kami listahan sa barangay. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.